maikakaila na ang ating bansa sagana sa likas na yaman. Isa sa mga patunay nito ang naglipa ng mga hari ng karagatan, ang mga pating ng Malapascua sa Cebu. Bagamat kinatatakutan, animoy mga maaamong hayop ang mga itong dumaraan sa aming harapan. Pero ang nakalulungkot, ang walang habas na panghuhuli sa kanila na nagiging dahilan na rin ng kanilang pagkaubos. Maraming pwedeng maapektuhan kasi yung mga kinakain yan pwedeng mag-proliferate dahil wala na sila. Maaring may mga lumitaw na iba't ibang species na delikado sa atin. Nitong nakaraang Biyernes lang, ilang larawan ang kumalat sa social media sites. Kuha ito ng mga baby shark na nalambat di umano sa karagatan ng Makahalar Bay sa Cagayan de Oro. Patay na nang tumating ang mga maliliit na pating sa pampang. Pero giit ng mga mangingisda, sumabit lang daw sa kanilang mga lambat ang mga ito. Sa Palawan naman, nakuna ng litrato ng isang turista ang mga pating na di umano tinaddad para gawing ulam. Ang mga larawang ito umani ng batikos mula sa mga netizen. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, dito sa konsignasyon ng Malabon, ibinabagsak ang mga isdang huli mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na siya namang ibinibenta sa mga palengke sa Maynila. Bukod sa mga bangus, tilapia at iba pang mga pangkaraniwang isda, isa sa inaabangan din ng mga mamimili dito ang mga huling pagi. Tuna. Itong pating, hanggang 70 lang yan. At maging pating. Iba't iba ang laki ng mga pating na dumarating dito. Ang malalaking pating kadalas ay walang ulo at paliktik kapag dumarating sa konsignasyon. Ang mga maliliit namang pating, buo pa rin naman pero wala na rin paligpik. Ang mga paligpik daw kasi ibinubukod nila dahil umaabot daw ng 100-500 piso ang bawat piraso nito. Pero yung ganito kalit, 500 lang, diretsuhan. Isa si Wilma sa mga mamimili ng pating dito sa konsignasyon. Bukod kasi sa madaling maibenta, mataas din daw ang presyuhan sa mga ito. Pabinta sa mga restaurant. Pinapukulan mo na siya. Pag naluto na, hihimayin sa kagagataan na siya. Nasa 80-500 piso raw ang presyo ng kada kilo ng pating ngayon. Sobrang mahal. Depende kasi sa mga suki namin sa palengke kung anong nila gusto. Sa mga kantin, yun ang bumibili sa amin. Mabenta raw ang pating, lalo na ang fin o palikpik nito na siyang pinakamahal. Kalimitan daw kasi itong ginagawang shark's fin soup. Shark's fin siomai. Part siya ng Chinese culture. Ang shark's fin kasi nag-represent siya ng luxury or class. At ngayon na medyo nag-increase na ang buying capacity or economy ng China, mas marami nang mayaman sa kanila at na-afford nila ang shark's fin. Kaya tumataas na rin ang demand on shark's fin. Hindi naman ipinagbabawal ng batas ang panghuhuli ng pating. Pero ilan sa mga species nito, itinuturing na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na vulnerable at endangered o nanganganib ng maubos, tulad ng whale shark o butanding at great white shark. Lubos ding ikinagagalit ng animal rights activists ang proseso ng pagpatay sa mga pating na kung tawagin nila shark finning. Shark finning ang tawag sa panghuhuli ng pating sa karagatan kung saan matapos malambat ang mga nagkakakawag na pating, hinihiwa ng mga mangingisda ang mga palikpik nito at maya-maya lang ang pobreng pating basta na lang ibabalik sa karagatan na animoy nilumpo. Minsan dadating yan puro fins na lang kasi mabibit-bit nila. Eh kung isang buong shark, hindi ganun kadami ang pwede nilang hulihin. Pero biologically speaking, kung for example, may paraan na nasa dagat siya, tinanggal yung fins, at nakakawala ulit, hindi na siya mabubuhay, mamamatay na siya. Ayon sa pag-aaral ng Save the Philippine Seas Foundation, isa ang Pilipinas sa producer ng paliktik at karne ng pating sa buong mundo. Sa Hong Kong at Dubai naman ang nagiging bagsakan ng mga produkto dahil sa taas ng demand dito. Umaabot sa 5,000 hanggang 10,000 piso kada kilo di umano ang presyohan ng paligpik at karne ng pating bago ito makalabas ng bansa.